sa iyong pagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awitin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan, at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo, ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan, sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan.
Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sevin, sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay namamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahabag. Magsitayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Heso Kristo. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinanaligan at di mapananaligan ng kamatayan kailan. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Ay sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak
at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng ama at manggilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buktong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ng anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makikinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ng aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Patuloy pa rin po tayong nagninilay ngayong ika-apat na linggo sa panahon ng Kwaresma. At kung mapapansin po natin maigi, mga kapatid, ang ating unang pagbasa mula kay Propeta Isaías, mapapakinggan po natin ang dalamhati ng mga tao. At ano po ang kanilang dalamhati? Na sila po ay parang pinabayaan. Na sila po ay parang iniwan. Na ang kanilang panalangin ay hindi dinidinig ng Diyos. At marahil ang karanasan ng mga tao sa ating unang pagbasa ay karanasan din ng bawat isa sa atin. May mga pagkakataon na akala natin walang pakialam ang Diyos sa buhay natin. May mga pagkakataon sa buhay natin na akala natin hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Pero napakaganda po ng sinabi ng Diyos sa bandang dulo ng ating unang pagbasa. Sabi ng Diyos, kung meron mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Magandang pagpapaalala na kailanman ng Diyos hindi makalilimot. Kailanman ng Diyos tapat sa kanyang pangako. Kailanman ng Diyos, kailanman hindi tayo makakalimutan dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal para sa bawat isa. At siguro mga kapatid, yan ang baunin natin ngayong panahon ng Kwaresma. Nang pagmamahal ng Diyos ay laging nandiyan. At kung laging nandiyan ang pagmamahal ng Diyos, kailanman hindi siya makalilimot. Kailanman siya ay kapiling natin. Kailanman siya ay kasama natin. At yan marahil ang pinatutungkulan ng ating ebanghelyong napakinggan para sa araw natin ngayon. Kung mapapansin po natin ang ating ebanghelyo ay pagpapatuloy ng ating ebanghelyo kahapon. At ano po ba ang ebanghelyo natin na pakinggan kahapon? Na merong isang paralitikong may sakit
ng 38 taon. At sa kabila ng kanyang karamdaman at matagal na pagtitiis, nakaranas siya ng kagalingan. Pero yung mga tao sa kanilang paligid, ang mga Pariseo at mga eskriba, pinagdudahan si Jesus. Pinagdudahan yung kanyang pagpapagaling. At ginawa ni Jesus ang pagpapagaling sa araw ng pamamahinga na hindi dapat kumilos. Pero ano ang pinaintindi sa kanila ng Diyos? Ano ang pinaintindi sa kanila ni Jesus? Na yung kanyang pagpaparamdam ng kagalingan ay pagpaparamdam din ng pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagpapahinga. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi nakalilimot. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, wagas. Walang pinipiling oras at pagkakataon. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay laging suma sa atin. Kaya nga, anong pahiwatig sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo? Lahat ng kanyang ginawa ay ginawa niya hindi lamang patungkol sa kanya, kundi lahat ng ginawa niya dito sa lupa ay sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos. Yung kanyang pagpapagaling, yung mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, yan din ang hamon sa atin. Tayong mga sumusunod kay Jesus, ano ba ang sinasalamin natin sa ating buhay? Sumasalamin din ba sa atin ang pag-ibig ng Diyos? O tila kapag nakikita tayo ng kapwa natin, ni katiting wala silang nakikitang pagka-Diyos sa buhay natin? Baka kasi hindi sumasalamin sa buhay natin ang pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, sa buong tanan ng buhay ni Jesus, hindi man ito kailanman nagpatungkol sa Kanya, bakos laging ito nagpapatungkol sa pag-ibig ng Diyos Ama. Nawa, ngayong panahon ng Kwaresma, ang sumalamin sa ating buhay ay hindi lang yung mga sakripisyong ginagawa natin, bagkos ang sumalamin sa ating buhay ay ang pag-ibig ng Diyos na pwede nating ibahagi sa iba. Mga kapatid, kailanman ang Diyos hindi makalilimot dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Nawa, huwag din tayong makalimot na salaminin ang pag-ibig ng Diyos para sa iba. Salaminin ang awa ng Diyos para sa iba. Ngayong panahon ng Kwaresma, huwag nawang magtuon lamang sa sarili natin ang lahat ng bagay na ginagawa natin. Bagkus, sumalaminawa sa buhay natin at makita ng iba na ang pag-ibig ng Diyos kailanman hindi makalilimot. Amen. Magsitayo na po tayo. Minamahal kong mga kapatid, habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingin natin ang lakas at pananampalataya upang makasunod sa Kanyang kalooban. Ang ating panalangin, Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Para sa Santo Papa, ang minamahal na si Francisco, itinalaga ng Diyos bilang kahalili ni Pedro at ministro ng mga kawan ni Kristo, upang siya ay laging mapuno ng kaalaman, kasiyahan at lakas ng Espiritu Santo sa kanyang walang patid na paglilingkod sa mga Kristiyano at sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Atinawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusik dahil sa kanilang pananampalataya,
naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming iayon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna tayo. Sa gitna ng kahirapan ang nadama ko ay aliw pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa tayo ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon tong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinemes ng pagsalungat sa pananagot ng iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kami ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement.
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampamayan ng Daan ng Krus sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na ikalauna imedya ng hapon. Magdala po tayo ng ating mga sariling krus, makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula sa alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos at ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo naman ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Sitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na paikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, tinitinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, igualhati kanyamin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal kanyamin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,